Lights, camera, action. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang ating. Hello mga anak, mga po, nandito na naman si Lola Becky. Meron na naman akong chika. Anyway, naka-off na ako dito ako sa bahay. Yung aking dating studio, dating studio. Malamig, grabe. Ang lakas ng hangin. Nung dumating ako, nililipad ako ng hangin. Anyway, meron lang ako na panood na video tungkol sa nanay na pinagpapalo daw ng kahoy yung anak sa kalsada pa. Oh my God. Hindi ko maintindihan ang isang nanay na pinaghirapan niyang bitbitin ng 9 na buwan. Ang anak niya. Niluwal niya. Tapos, bubugbugin niya. Halos papatayin na. Yung alam, honestly ako nasyasyak ako kahit dito sa Amerika, yung mga nanay na inaabuso yung anak, halos pinatay na nga kasi may boyfriend, dahil mas gusto niya walang sagabal sa relasyon niya sa kanyang boyfriend. Ay nako, sana binigay na lang sa tatay o pinaampon. Meron mga bahay ampunan dito. Hindi ko yan maintindihan. Kung kayo mga nanay kayo, kung sino man kayo na nakikinig sa akin, hindi ko nilalahat. Mag-isip naman kayo, yung mga anak ninyo, binigay ng Diyos yan para palakihin ninyo ng maayos. Pero kung ganyan na magiging sira ang ulo ninyo, mas mabuti pa ipaampun nyo na lang kaysa magkaroon pa kayo ng kasalanan. Later on, mas malaking bayad yan yung ginawa ninyong pananakit. Mas malaki ang kapalit niyan sa buhay mo. Unang-una, yung baby. Isipin mo, imagine mo yung itsura ng baby na yun nung nilabas mo, na ang saya-saya mo kasi ang cute-cute, nakakatuwa, tignan, kamukha mo yung mata, yung bibig, yung ilong. Tapos, paglaki, sasaktan mo, napaduduguin mo. Hindi ka ba naawa? Ang sarili mong laman yun. Ay, naku. Minsan naiyak ako pag nakikita ko yung mga bata na ginaganyan nila. Ay, hindi nila nanay yun o hindi nila tatay yun. Pero wala tayong magawa. Kailangan mag-isip naman kayo kung sino man kayo na masyado kayong mainit na konting sumpong lang ng bata. Pak! Sampal dito, kurot dito. Yung, ano ba yan? Dapat sa inyo, hindi kayo nag-aanak. Huwag kayo mag-anak. Kung ang gagawin ninyo, papaluin ninyo, bubugbugin ninyo, aalilain ninyo, gugutumin ninyo, parang na rin kayong mga OFW na inaapi. Yung mga OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa, tapos nakatagpo ng mga amo na salbahe. Parang ganun ka na rin. Bugbugin mo ang anak mo. Ay, naku. Makita mo yung dugo? Hindi ka ba natatakot? Makita mo nagdudugo yung anak mo dahil sa kamay mo? Dahil sa pananakit mo? Konsensya na lang. Oh, well, anyway. Hindi naman natin din alam kung ano nga naman ang rason. Pero hindi ka dapat mananakit. Kahit
kahit anong problema mo, huwag mong idadamay ang anak mo. Hindi niya kasalanan yun. Hindi niya ginustong ilabas mo siya sa mundo. Binigay siya sa iyo ng Panginoon. Ikaw na ina ang may obligasyon sa Panginoon, hindi ang anak mo. Ikaw ang dapat mag-aruga ng husto dahil binigyan ka ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, gusto ng Diyos magkaroon ka ng kasama habang buhay. Meron kang anak na mag-aalaga sa'yo. Eh kaso, anong ginagawa mo? Binubugbog mo. Tapos iiwanan ka niyan. O di kaya ampunin niya ng ibang tao. Tapos pag nakita mo na maayos ang buhay ng anak mo, gusto mong bawiin ako, niloloko mo sarili mo. Ay nako, talaga naman. Ito namang meron pa isa na napanood ko. Yung lalaki, marami na nga silang anak. Kinabit pa yung mas bata pa sa asawa niya. Jesus Maria, mas gusto na raw niyang makulong. Huwag lang daw silang maghiwalay nung kanyang girlfriend na bata. Eh bakit? Pag nasa kulungan ka ba, makakatikim ka ba? Hindi! Makaputulang ka pa na kaligayahan mo. Muntik na ako, madulas. Oh my God, censor! Anyway. Hindi ko maintindihan talaga kung paano ba ang utak ng tao, no? Ako, minsan nakikita ko sarili ko na nag-iiba yung takbo ng utak ko, pero pag nanalangin ako, binabago na kagad ng Diyos. Kasi alam ko, siya lang pwede magbigay ng kalinawan sa pag-iisip ko. Basta maniwala ka lang. Eh kung hindi ka maniniwala, wala. Hindi yan tatalab. Kailangan naniniwala ka sa Diyos. Hindi pwedeng hindi ka naniniwala sa Diyos. Pag humingi ka sa Diyos, ibibigay niya sa iyo, pero maniwala ka. Pero minsan, hindi nga agad-agad, di ba? Kasi may proseso yan eh, bago niya ibigay. Deserving ka ba? O tama ba yung mga gawain mo, yung karakter mo, na pagkatiwalaan ka ng Diyos sa mga magagandang bagay? Kasi kung gagamitin mo lang sa masama, ay hindi bibigay ng Diyos sa'yo yun. Kailangan yung konsensya natin malinis. Hindi tayo nag-iisip ng masama na kung ano mga blessings ang ibibigay ng Diyos sa atin, maliit man yan o malaki, kailangan natin gamitin sa maayos. Dito sa Amerika, naawa din ako sa ibang tao dito. Kasi dito, ewan ko, parang hindi ako makapaniwala. Bakit ka naging homeless? Ang daming trabaho dito kung tutusin. Huwag ka lang mamimili. Pero makita mo yung mga homeless. Ang dami. Pero yung iba niyan, meron yan, meron pension pa rin yan. I mean, ano ba tawag doon? Meron sila nakukuhang ano, support sa gobyerno. Ang alam ko, meron akong narinig yung isa, parang ano pa nga yan eh, credit card, parang gano'n, o ATM, dinideposito sa account nila yata, or something, I don't know. Meron iba, 300, 500 a month. Tapos gala lang silang gala kahit saan, natutulog. Minsan nandyan nga lang sa kanto eh. Meron dyan, ano, minsan mga homeless na kalatag. Pero pinahuli na ng pulis kasi marami ng tao nang tatakot. Dahil meron na yata isang bahay dito na pinasok ng homeless. Eh kasi nga mga apartments ito, nung una wala nga kaming gates dito, walang gate. Ngayon, buti na lang may gate na. Kaya hindi sila basta makakapasok. Kailangan may susi kang sarili. So, medyo mas kampante na ako ngayon pagka yung asawa ko na lang mag-isa. Yung madalas kasi nga siya lang nandito. So, ngayon, hindi na ako tatakot dahil may trangka na yung gate namin. May dalawang gate to eh. Doon sa main na kalsada tsaka sa alley, meron na rin gate. Kasi nga, marami mga incidents ng
mga homeless na tao pumapasok. Ninanakaw yung ibang mga packages, yung ganun. So, ngayon, medyo safe na. So, anyway, balik tayo dun sa mga homeless. Yung nagtrabaho ka, pagka nagtrabaho ka ng matagal, na naisip mo ba kung anong kalalagyan mo pag tumanda ka? Ako, naisip ko yun. Kung dito ako sa Amerika mananatili hanggang excuse me, hanggang tumanda ako, marami dito ang senior apartments. Yun nga lang ngayon, maraming line up. O meron dito yung isa pa, Section 8 na tinatawag, ang pagka under the government, yung Section 8 na apartment, 10% ng pension dito sa California. Ayaw ko kung saan ibang areas, pero alam ko meron dito sa Riverside apartment nila dyan. At saka hindi masyadong mahaba ang waiting list. So sa 10% ng pension mo, hindi naman sama yun. Libre naman tubig. Kuryente, hindi naman malakas ang kuryente kasi ilaw lang yan. Ilaw at saka yung tawag dyan, computer siguro. Yun lang ang mangyayari sa akin. Tsaka refrigerator, ganun. Kung dito ako mananatili, hindi ko pa alam kung ano mangyayari. Pero, anyway, hindi ko nakikita sarili ko magiging homeless ako. Kasi, nagtrabaho ako ng matagal na kapag buo ko ng aking magiging pension. Kaya, yung pension na yun, pagkakasyahin ko na lang. Tsaka meron naman Medicare. So, yung Medicare, may bawas yun sa pension, pero okay lang. Ang problema lang dito, kung tatanda ako na wala akong kasama, kung ako na lang mag-isa, kung sino mauna sa aming dalawa. Kung mauna siya, ako lang mag-isa. Kung mauna ako, siya na lang mag-isa. Anyway. Minsan mag-isip ka eh, yung mga bata na inaapi, kung kaya mo lang ampunin, kaso problema din eh. Kahit anong proseso na daanan na ampunin mo, merong problema. Mahirap, mahirap talaga. Eh, mas mabuti pang galaga na lang ko ng aso. At least yung aso, walang mag-aangkin. Ay, nako. Naisip ko lang itong mga vlog na to. Yung gusto kong gumawa ng mga reaction videos, pero natatakot nga ako eh, kasi hindi ko alam paano talaga. Yan lang, ganito na lang, na-mention ko lang. Yung nga, yung mabalik na tayo dun sa bata, na iba na naman ako. Anyway, yung bata na yun, naawa ko talaga. Pinagpapapalo daw ng kahoy sa kalsada pa. Yung ipapakita mo pa sa buong bayan na ikaw ay masamang ina? Ganun ba yun? O ikaw ay powerful na ina? Hindi yata tama yun. Grabe. Parang talagang pinapakita mo na na ikaw ay masamang ina. Wala ka nang nililihim. Tsaka, ang tingin ko baka nga mayroong diferensya sa ulo. O di kaya nagdodroga. O yung mga ganon, di kaya baka nga may boyfriend. Kaya gusto mawala na yung sagabal sa relasyon niya sa kanyang boyfriend. Naku po, nanay ko. Ito lang ang nagiging mga problema sa mga magulang minsan eh. Yung pag nag-asawa, konting problema lang ng mag-asawa, palalakihin, gagawa sila ng issue na pati mga anak na apektuhan, huwag naman ganyan. Eh, problema ng mag-asawa, mag-asawa na lang. Huwag na ninyong idamay yung mga anak ninyo. Bahawa naman kayo sa mga anak ninyo. Dito, yung mga nagdi-divorce dito, hanggat maaari, iniwasan nila, maapektuhan yung mga anak nila. Kaya nga nagkakaroon sila ng yung partihan ng araw, di ba? Weekend siguro sa tatay or nanay. Oh,
Yung weekdays, nag-aaral doon sa kung sino yung walang trabaho siguro na pwedeng mag-asikaso. Ganon. Huwag naman yung mga bata pabayaan kasi yung mga batang yan, yan ang susunod sa atin. Bigyan natin sila ng magandang kinabukasan para gumanda din ang mundo. Sa ngayon, di natin alam kung ano nangyayari. Nagkakagulo. Baka magkagera, I don't know. Yung mga, alam niyo na, yung mga pinag-uusapan nila dito na Iran at US. Meron ng conflict ngayon. So, ewan kung paano yun. Sa totoo lang, inaantok na ako. Gusto ko lang ito matapos kasi ano ko, line up ko to. Meron ako mag-vlog pa ako. I mean, meron ako isa pang video o dalawa, tatlo. I don't know. But anyway, yun lang gusto ko i-share. Yung bata na binugbog na ewan kung paanong maatim ng ina na bugbogin ang kanyang anak. Kaya, mga bata, mag-ingat din kayo. Pakabait din kayo. Siguro naman, pag mabait kayo, hindi naman kayo bugbogin ang nanay. Eh, pagka yung nanay nang bugbog pa rin, na mababait naman ang mga anak, abay, sira ulo na yan. Kailangan yan dalhin sa ano, sa ipa-evaluate sa psychology or psychologist or sa psychiatrist, you know. Baka may tama sa ulo. Ah, my God. Okay, mga anak, mga apo. Magpakabait kayo. Tandaan ninyo, January pa lang ngayon. Paalala ko lang sa inyo. Umpisa ng taon. Pagandahin nyo na para hanggang December maganda. I mean, it's not, hindi naman dapat yearly, no? Ibig sabihin, talagang kasanayan maging practice na maging mabuti. Ang control, magtimpe, yung gano'n. Huwag na makipagsagutan, huwag na kayong makipagpalitan ng mga salita ng pangit. Hindi maganda, kahit ako. Noon, dinaanan ko yan, pero parang minsan na-imagine ko yung sarili ko, nakikita ko yung sarili ko kung paano ko noon. Parang nakakahiya. Pero hindi, tapos na yun eh. Sabi nga ni Joel Austin, nag-service ako kanina kay Joel Austin, yung nakaraan, tapos na yun. Hindi na yun babalikan. Move on. Panibagong buhay. Hindi ka kailangan mag-set ng New Year's resolutions. Isa lang, magbago. Ang pagbabago na kailangan umiwas sa mga negatibo. Yun lang yun eh. Tsaka, talagang mag-ipon, magtrabaho, maging happy, maging kontento lang. Basta, maging masaya lang. Huwag kayong mag-isip na ng mga problema. Lilipas din yan. Andyan lang yan. Solve nyo isa-isa. Then later on, tahimik na. Huwag nyo nang dagdagan. Katulad nga ng pag-iipon. Minsan mahirap. Pero sabi nga ni Jimbo 360. Hoy, Jimbo. Sabi nga ni Jimbo 360, okay lang daw yung walang ipon basta walang utang. So, to yun. Mas mabuti na yung walang ipon kaysa maraming utang. Tapos hindi ka makabayad. O di kaya, mas maganda nga naman yung kahit wala kang ipon, basta wala kang utang. Okay. Ako'y magpapahinga na. 11 o'clock na ng gabi dito. Hindi pa ako nakakatulog kanina. Kaya, ngayon, medyo dinalaw na ako ng antok. So, mga anak, mga po, magdasal palagi bago matulog, sa pagising, at gawin yung malinis ang inyong pag-iisip sa pagharap ninyo sa araw-araw. Number one, basta huwag nyo nang pansinin. Kung may makita kayong pangit, huwag na kayong mag-comment. Kunwari wala kayong narinig, sige. Tapos umiwas na kayo, lumayo na kayo. Okay. So, babalik ako ulit. Magkita-kita tayo. God bless us all and take care.
Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Teki, ang aking besti. Lola Teki, maaasahan siya. Lola Teki, o ka na at chika lang. Lola Teki, paglalaban ka.